usap-usapan ngayon sa social media at sa mundo ng sports ang kinasasangkutang kontrobersya ng The Magician at billiard legend na si Efren Bata Reyes dahil sa hindi inaasahang pangyayari na nakunan sa live video. Mapapanood kasi sa viral video ang pagsalakay ng mga kapulisan sa isang bagong bukas na bilyaran sa Santo Tomas City, Batangas. Ngunit ang mas ikinagulat ng publiko ay kasamang nahuli ang sports legend na si Efren at mapapanood ang gulat na reaksyon nito sa mga pangyayari. Ayon sa pag-uulat ng GMA News nito lamang September 14, 2022, nakatanggap umano ng impormasyon ang mga otoridad na mayroong nagaganap na pagtitipon sa lugar ngunit hindi nasusunod ang COVID-19 protocols kahit padagsaan na ang mga taong nanonood. At nang ma-raid ang lugar, nadiskubre ng mga otoridad na may pustahang nagaganap habang naglalaro si Efren. Dito na nga nakumpiska ang nagkakahalagang 14,000 pesos na perang pangtaya ng mga nagsusugal. Spotted nga sa lugar ang Pinoy pool legend, ngunit giit ng mga nakasaksi na bisita lamang umano si Reyes sa bagong bukas na bilyaran, ni hindi umano alam ng atleta na may nagaganap na pustahan. Maririnig nga sa viral video na makailang beses na may sumigaw na pulis to, walang tatakbo. Subalit kaagad nagkalasan ang mga tao at nagkagulo dahil sa takot na mahuli ng pulisya. Base sa pag-uulat, nasa 19 na katao ang naaresto, kabilang ang isang menor de edad, at nahaharap ang mga ito sa reklamong illegal gambling. Nakuha na naman ng pahayag si Efren at aminadong hindi nito inaasahan ang nangyaring insidente. Sinabi rin itong mag-iingat na siya sa mga susunod na imbitasyon sa kanya. Hindi naman nawawalan talaga ng maraming tao. Player nila magaling pa. Pumupusta yung mga tao, kami naman hindi naman eh. Bayad nga ako doon. Papaalam na lang sa munisipyo kung pwede kung paano makakapaglaro kami kahit maraming tao. Dapat ipaalam ng mga organizer, pahayag ni Efren. Matatandaan din kasi na sa kasagsagan ng pandemya makaraang taon, nahuli rin ito at dinala sa Barangay Hall sa Laguna dahil sa paglabag sa health protocols habang naglalaro ng bilyar. Gayunpaman, pinauwi rin umano ito matapos maimbitahan sa police station. Samantala, hindi naman mapigilang magbigay ng reaksyon at opinyon ang ilang netizens. Nagbigay ng karangalan sa bansa tapos babahiran ng mga karumihan ng mga pasikat na ewan. Kawawa naman yung mga matandang gusto lang manood. Nung eleksyon, 100,000 ang hindi sumunod sa mga protocol. Wala kayo raid na ginawa. Di ako against kay Bata, pero considered as illegal gambling na din kasi yan. Nasa batas yan. Malakihan pusta niyan lalo na si Idol naglalaro. Ano ang masasabi mo patungkol dito?